Magandang buhay, kabayan! So, welcome muli sa ating panibagong video at ating tatalakayin dito yung ano ang pinakamalaking pagkakamali sa networking. Yan. So, bago po natin talakayin yan, kumusta na po kayong lahat? Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyo pong masugid nating mga subscriber. At kung hindi ka pa subscriber, pakiclip lang yung subscribe button at yung pong bell para po nanonotify kayo kapag meron tayong bagong videong tulad nito. So maraming salamat po. Welcome po ang inyong mga opinion, mga comment dyan po sa baba. At kung gusto po ninyong i-shoutout natin sa ating susunod na video, ay pwede po kayong mag-suggest doon at pwede rin po kayong mag-request ng gusto po ninyo na topic na tatalakayin po natin. So, sa ating pong video ngayon, ano ang pinakamalaking pagkakamali sa network marketing? Magandang araw sa iyo, kabayan. Welcome sa Doctan Videos, ang channel na naghahangad ng iyong pagtatagumpay. Pakisubscribe, kabayan. Salamat sa suporta. Panoorin mo ang ating magpunta ka sa training ng isang karaniwang MLM companies at tiyak na may dalawang bagay kang matutunan. Una, kung papaano ipapaliwanag ang product line at ang marketing o compensation plan sa paraang matatakam ang tao sa pangako ng malaking kita. Yan po. At talagang mamamangha ka, no? Yan po ang una mong matutunan. At pangalawa, magsasalita yung trainer ng tungkol sa perang kinikita ng mga top earners nila at ipapaliwanag ang mawawala sa iyo kung hindi ka sasali agad. Yan po, no? Ito po yung nababanggit ko po sa inyo dahil sa mga experience natin. Kaya nga sabi nila, kapag nakadalo ka ng mga training o mga orientation ng isang MLM company, pagdating doon o pagkatapos doon, para kang lasing. Yan. Para kang nangangarap at na nandoon, naabot mo na ang pagyaman dahil sa narinig mo. At lahat po ito ay mga bagay naman na talagang tinuturo nila. No? Ngayon, ang tingnan natin dito, maganda po yun eh. Ang tingnan natin dito, meron ditong dalawang negatibong epekto sa ganitong klase ng training. Una, hindi ka tinuruan kung paano mo mapapalakas ang sales at marketing mo nang hindi binubulabog ang lahat ng kamag-anak, kaibigan, kakilala. Okay, ang tinuro lang sa atin yung product line, yung marketing at compensation plan. At nagpakita ng mga ebidensya na kinita ng mga top earners. Pero hindi dinitalye yung tinuturo natin dito sa ating YouTube channel kung paano mo mapapalakas yung sales at marketing mo. O paano mo gagawin yun? O ano yung ginawa ng mga top earners? Bakit sila kumita ng ganon? Hindi nila dinitalye yun. So, sinasabi ko man na negatibong epekto, tingnan natin yung pangalawa. So, sa sobrang taas ng hype at pagkatakam ng tao dahil sa pangakong pagyaman, magmumukhang fiction movie ang training. Nagmumukhang fiction movie ang training. Sa pananiwala ko, lahat ng taong sumasali dahil sa mataas na hype ay may malaking chance na mahinto agad ang gana sa networking. Opo, kasi ganadong ganado. Tapos, hindi naman mangyari o hindi naman mararanasan niya, hindi naman pala ganong kadali. Kasi hindi tinuro yung proseso step by step. Kaya ang sabi ng isang kasabihan, what goes up must come down. Bilang alpha leader,
hindi ka dapat pumasa sa ganitong taktika ng kumpanya at upline. Kung ang trabaho mo lang ay mag-imbita at wala kang kaya-kayahang magpaliwanag sa maraming tao, ang tingin sa iyo ng iba ay tila miyembro ng sindikato o kulto na pilit silang isasama para mapaliwanagan ng iyong leader. Di ba ganyan? Invite ng invite, isasama dun sa leader para yung leader ang magpapaliwanag. Ay baka nga pumabagdaba lang tayo sindikato niyan o miyembro ng kulto na isinasama natin ng tao at iba magpapaliwanag. Iba po kasi kapag ikaw mismo ang magpaliwanag at nandoon yung susi, no? So ito po yung sinasabi kong isa sa pinakamalaking pagkakamali na maaaring gawin sa MLM. Ano yon? Ang umasa sa upline o sa kumpanya na mag-market para sa'yo. Okay, lilinawin natin dito. Sa una, kailangan mo si upline. Opo, kailangan naman eh. Siyempre, siya yung nag-alok sa'yo. At sa kanyang pag-alok sa'yo, siya nakakabisado, ikaw wala pang alam-alam. Kailangan mo siya, una, sa pag-registration pa lang eh. Kailangan makuha mo yung referral link niya at ma-guide ka niya. At nung makaregistered ka na, kailangan mo mapamiliarize yung account. So, kailangan mo siya upline. At kailangan mo rin siya upline para malaman mo nasaan yung company website. At mga pangunahing information ng company. Yan. Pero, ibang usapan na kapag member ka na, nakasali ka na, at kailangan mo nang pumataw. No? Ikaw na yan. At hindi na yan pwedeng iasa pa sa upline. Kaya po, na-discourage ang marami, umayaw ang marami, dahil inasahan si upline nang walang maitulong, ma-spill over o ano pa man. Si upline, yan, at sila po ay nanlalamig na at nawalan ng gana at ayaw na nila sa networking. Kasi nga, itong susunod na to ang kailangang malaman mo kapag sumali ka sa isang network company o networking company. No? Sa paghahataw, ikaw na yan. Diyan mo kailangan yung mga knowledge, yung mga skill, mga ability para magtagumpay ka sa network marketing. Dapat dyan may kakayanan kang gawin ito ng mahusay. At para maging mahusay ka dyan, hindi basta-basta na pagsali mo ay mahusay ka na. Para mangyari ang mga bagay na yon, kailangan mo ng training. Actually, sa akin pong experience, para makabisado mo yung mga detalye sa isang networking company sinalihan mo, at least narinig mo at least minimum 7 times yung kanilang presentation eh. No? Kailangan nakadalo ka ng training at least minimum 7 times para makabisado mo. Then iba pa yung sariling pag-aaral. Kailangan inaaral mo ang bawat detalye, ang bawat pasikot-sikot, ang bawat kailangan mong malaman sa kumpanya. Kailangan yan. Kasi, ikaw na yan. Hindi mo na maasahan si upline dyan. Ikaw na yan. Hanggang makabisado mo na, pagdating sa actual mong pagpipresent, wow, kumpiyansang-kumpiyansa ka na para bang ikaw yung may-ari ng kumpanya. No? Makikita at mararamdaman yan ng mga nakikinig sa'yo. At doon magsisimula yung kanilang interest sa pagsali. Tulad ng sinabi natin sa ating nakaraang video, sumasali sila hindi dahil sa kumpanya. Sumasali sila dahil sa'yo. Mararamdaman nila yon. Kaya kabayan, sana itong ating episode na to ay nakatulong sa'yo at nagbigay ng kaliwanagan sa'yo. No? Ang pinakamalaking pagkakamali sa network marketing kaya nawawala ng ganang maraming tao umaasa kay upline at saka sa kumpanya. So kabayan,
Abangan mo ang ating susunod na video. Muli, isang kapanapanabik na bagay patungkol sa network marketing ang ating pag-uusapan. See you sa ating next video. Abangan po ninyo. Thank you. Maraming salamat, kabayan, sa iyong panonood. Nawa ay nakatulong sa iyo ang video nito. Salamat sa pag-subscribe, thumbs up, at pag-share nito sa iyo. Buhay ka!